10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. Team Liquid's turn to ban. Anti-mage. Game, game, game. Welcome back mga sir sa Quinix page. And game 3 na nga po tayo ng bakbakang 5 minute Team Liquid dito sa Oga Pit. Ayan. So samahan nyo kami. Kami ang mga magiging cash nyo for this game. This village. And ako si Dan. So, last series and last game na rin natin for the day. Team Liquid versus 5 men. 1-1. Ay, taga-taga. May nagsend ng viewer si Jay's Gaming. Ayan. Nag-send din siya ng 25 stars. Salamat po. Salamat. Si Jay Simbing. Si Pop. Like nyo na yung page niya. Papa Jay si Gaming. 10 seconds remaining. Pero hindi ako makakonsentrate. Ang kati talaga ng likod. Parang naghahanap ako ng kanto na matulis. gusto ko i-ganon yung likod. Ikakaskas mo na lang. Ikakaskas ko yung likod ko. Kanina pa ako nag-i-scout, may nakita na ako eh. May na-scout ka ng kanto? May scout na akong kanto. Nang-abot yung headset. Yan, yan. Abot ako ng headset, hindi ako magtatanggal. Yan. So ito, 5-in, namuwersa na, no? Namuwersa na. Nag-AM na sila dito. AM agad. So ito naman, Liquid, Phoenix, and Void Spirit. So itong Void Spirit, possible na year na ito niya, no? Boxy. Hindi, pwede pa mag-boxy yan. Malakas kaya mag-boxy si, ano? Malakas kaya mag-boxy si Void Spirit. Malakas kaya mag-boxy si Void Spirit. Malakas kaya mag-ganyan. Void Spirit, si Boxy. Pero ang madalas nag-Void Spirit sa kanila, unusual pa nga eh. Si Mickey. Nag-carry Void Spirit sila. So tingin natin, baka mamaya, ganun ulit gawin nila. Carry Void Spirit. Tapusin nyo na yung drop, parang awa nyo na. Pakamot mo na sa TD natin. Layo, malayo si TD. Ah, layo. Direk, parang inuutusan ka ni Dan, no? Ay, hindi. Nagsuggest lang. Akala ko inuutusan mo si suggest Direk lang. Eh. Hindi tayo, kasi hindi ako tayo kay Direk, nakikiusap ako. Hindi tayo ng mamando. Ayan. Akala ko, ang kasama ko ngayon si Mando. Mando Mendoza. Sinong caster mamaya? Si Kuya LA tsaka si Ishi. Tama, di ba? Kuya LA, si Daddy A tsaka si, ano, si Ishi ang caster nyo. Shoutout din kay Jason Castro. Uy, grabe. Uy, lupit mo nga nun, The Blur! Si The Blur yan? Kasi meron tayo si Boss Alvin Pasaol ng UE, basketball player. Si Robert Bolick. Si Berto. Oh. Grabe, no? Diba? Si hindi Jumar. Hindi sa atin si Jason si Castro. Boss, oh. Isang privileyo na nanonood ka dito, boss. Ano? Ang lupit mo, The Blur. Oo. Malupit ka. Good morning sa'yo. Ayan. Of course, David Dipolito. Ika-cast natin yan. Uy, shoutout sa'yo, Peachy. Long time, ha? Ayan. Baka tumatanggap ka ng pusa. Sabihin mo lang. Pwede mo. Nag-build ka ba ng pusa? Diyos ka lang. Namamablema lang ako kay Wixie. Ay, mamaya ako kay Wixie. Gusto ko magmura na naman. Pwede mo ako mag-mute lang, saglit lang. Yun talaga. So, magmura eh.
Lakas ng trip, sa foam naman ngayon. Ah! Unti na lang doon na siya sa tutulugan ni Eugene. Sabi mo lang, PG, ah, kung gusto mong pumunta dito, siguraduhin mo munang meron kang ano, anong tawag dito? Ano yung ginawa natin bago tayo mag-event? Nagpa-swab test, rapid test. Oo. Kung hindi naman, ako na lang pupunta dyan. Dadalhin ko na yung pusa. Wisit kasi to si Wixie. Tanda-tanda na, hindi pa marunong umano sa buhangin. Ewan ko ba. Gusto ko na nga ibigay kay Bimbo. Bimbo, sa'yo na to. Tatapon ko dun sa bahay ni Bimbo. Bimbo! Ay, nako. Pero ito, analyze natin yan. Twin Wersa, sabi mo. At nakakita na naman ako ng Antimage, which is isa sa mga magagandang combo sa safe lane. As per Witch statistics, Doctor. Witch Doctor and Antimage. Ano na yan, sa book na yan ng Secret, yung combination ng dalawang yan. Di ba tayo rin nag-cast noon, naharasin niya, Budo Restoration, kahit walang paralyzing cast, wag lang mag-level 2 yung axe. Ay, hindi, kaso axe yung magiging katapat niya, mahirap yan, melee siya eh. Pero since axe yung katapat nila dito, eh, medyo maras yung axe. Kailangan maglagay ng ano dito. Ni Witch Doctor ng Voodoo Restoration muna. Then, nagagawin, di ba, nung nakaraan, nakikita natin ginagawa ito ng secret. Voodoo Restoration nalagay ng Witch Doctor, then si AM, yung nag-ano, yung parang maharas sa lane, nag-bumibili ng Herb of Venom. Kasi hindi masyado bumibili ng consumable. Aasa na lang sa Witch Doctor. Para mabilis na rin yung farm, at the same time yun nga, hindi magle-level 2 yung offlaner niya, no? So, kaso, makakatapat niya dyan, Phoenix eh. Pero, hindi naman yung draft, ano ah. Draft yung draft dito liquid. Monkey Revoid Spirit na to. O baka post-for. Hindi, di nagpo-post-for na Void Spirit si Tiger. Hindi nagpo-post-for din na... Pero, tignan natin, baka may possibility pa rin. Pwede last pick support. Kasi pwede naman Phoenix post 5, Void Spirit 4. Ay, hindi pa na. Pwedeng mag-act support pa yan. Act support? Oo. Parang malabo eh. Mahira na box itong, ni box itong box eh. Atayin natin. Hindi, position po yung Phoenix. Sa tingin ko itong Void Spirit carry na talaga ito. Tingnan natin. Sa tingin ko lang. Tingin ko dyan, Anti-Mage, sure, carry. Hindi ba talaga naman. Tapusin nyo na yung drop. Kamot na yung likod kayo. Kahit sa sofa, ginaganong ko. Kakamot mo kay Wixie. Si Wixie ba yung mahaba yung... Yung ko. Yinakap ni Aki. Pagyakap ni Aki, nakaganon sa likod niya. Ayun, tanggal talaga ano mo dyan. Tanggal yung kate ng likod mo. Pati likod pati mo tatanggal. Pati likod mo tanggal. Loy B. Sinong nanalo sa Secret at BP? Secret po ang nanalo. Ayan. Secret. 2-1. Naisahan yung Secret ng game 1 eh. Nabigyan eh. Which is dami ring nagulat. Diba? Ayan. Saka yung sa mga tumatanong, ay sumasagot. Oh, yan, Pichi. Ah, seryoso, Pichi, ah. Sabi mo lang sa akin, ha. PM mo lang ako. Kasi. Tumad na maglinis. Maybe I'm not a cat person. Charot lang. Sven De Leon, pa-shoutout, Boss P. Dami na ito, dahil sa inyo, galing Crusader 1 to Arcon 1. Oh, 24 win streak? Hindi ko pa naranasan yun. Ha? Grabe naman yun, 24 games winning streak. Ako yun, 36 yun sa akin. 36 sa'yo? Oo. Sana all. 36 yung win streak, pero yung Meepo ko 29. Grabe naman kayo. Yun dun ko din nakuha yun, from Crusader to Legend. 10 seconds remaining. Akin, pinakamataas lang ata. Legend 5 ata. Legend 5. Ano, 9 games. Yun lang, pinakamataas ko 9 games. Di ba nga, kinuwento ko sa'yo yun, nalungkot nga kasi ako noon na from 6K. Biglang naging ganito yung MMR system, naging medal. Eh, inuna ko yung party. Eh, mababa yung party MMR ko kasi nakikiparty nga lagi ako sa mga babaeng streamer. Ay, eh, magagalawan ni Tito P. Hindi na nga inulit yun. Hindi ko na inulit. Hindi na. Pagka ganun dapat, unrank lang tayo. Hindi na. Hindi pwede.
Yung isang babaeng streamer, hindi na nag-i-stream ngayon yun. Utang ata MMR sa akin ng 2.6. Grabe yung utang na MMR. Tapos nung na-recalibrate nga ako, bumaba ako ng ganyan kababa. Crusader. Kasi di ba herald gap dyan, Crusader? Crusader yung nakuha ko noon. So bad trip ko, kinalibrate ko yung solo, tapos ginawa ko muna Ricky, mga 7 games Ricky Gary. Pero yun lang, Underlord mid? Ay, hindi. Mars mid. Underlord offlane. Pwede rin. Underlord mid to. Underlord mid. Ito yung uso ngayon, di ba? So, Mickey Bird Spirit na ako, tama. Then, Insania Moon Ranger. Underlord mid nga. Na? Hmm. So, sinong, okay. So, sino yung 5? Ah, last pick. Last pick position 5. Oo. Sino nga? Sino nga ulit naglalaro si Bombi? 496, no? 496, ah. Bombi, is that you? Insane niya, position 5 with Ranger. Meron siya eh. Nung nag-win Ranger siya, mid ata siya nun eh. Eh, si Mikoto na yun, si Mikoto. Pero in terms of draft, hindi ko trip lang yung ano, yung Void Spirit na kere. Ako din. O, dito ako sa inyong 5. Tsaka mas madali execute yung ano, lineup ng 5. Tsaka yung kumpara mo kasi, di ba, hard carry versus Void Spirit, which is for me, yung kaya hindi siya talaga so ano eh bagay sa carry position ni. Eh. So para sa akin ang ganda ng pwede nilang maging ano, chain disable. Merong Pitambalis, Mistan pa, Stan ng Mars. Then possible magkaroon din ng Rado Patos dito si Skyrat. Meron ding oh, the whitening soap na naman. Mm-hmm. So mas gusto lang yung draft dito na ano, ng pine. Ayan. Boss, lahat na ng mga tour na meron, yes po. Lahat po ng ano nyo, lahat po ng Sir Merwell Sampang. Basta nanonood po kayo sa Facebook ng ano, kahit kanino po, or kahit sa YouTube, kahit kaninong stream na papanooran nyo, meron po talagang 5 minutes delay. Isa lang po yung wala. Yung main. Yan. Yeah. Kasi tayo is considered, everyone's considered as a rebroadcast. Unless we're in the lobby para ma-consider tayo as official. Yun. So, ito. Oy, Cody West, shoutout sa'yo. Ayan. Mukha wala na akong utang dyan. Dito naman tayo sa game. Pakilala ko na, for 5 men, Misery will be playing Skyrat Mage. Ace sa kanyang Anti-Mage. Jesse sa kanyang Underlord Mage. Underlord. Sibay for his Mars. And Pilai Dai for his Witch Doctor. Mm-hmm. And side naman ng Liquid Wind, Insania sa kanyang Wind Ranger, Koifa, Templar sa kanyang Mickey, Void Spirit, Boxy, Axe, and Taga sa kanyang Phoenix. And ito si Novi Navarro, shoutout sa'yo ha. Ayan, shoutout. Yung taunt ni AM, hindi ko siya mabili. Gusto kong bilhin itong taunt ni AM eh. Taunt ni AM? Oo, hindi ko mabili. Ako hindi abot yun. Exclude, ano lang ata, hindi ata marketable itong taunt ni AM eh. Hindi, meron na pala. Matik, bibili mo. Nandiyan pa pala si Boss Robin Ray. Boss Robin Ray, what up? Boss Robin Ray. Shoutout sa'yo, Boss. Man. Grabe si Boss Robin Ray, no? Supporter na. Siya pa yung madalas sumasalit sa mga viewers. Dahil pagkaganyan si Boss, syempre, ito na yung ano, pang-aliw niya. Yan. Huwag mo akong tingnan, walang camera. Yan. Sumilip si Punky, ano daw, ano kayang ginagawa nito ni Pillage? Nagkakamot na ako ng likod. Napaisip siya. Anong ginagawa na ni Pillage doon sa may pader? Video, ano? Ayos yun, pumapalakpak yung ano ah. Tignan yun, kay Skyrat. Ang sarap kaya nung pagkakapwesto ko dito. Pero Underlord Mid, ano masasabi mo dito versus Templar Assassin? Basta makakita ka ng Underlord Mid, boring na yan. Hindi magkakamatayan dyan. Grabe ka naman dun. Ate, kasi ganun naman talaga si Underlord. As a bagay, what you see is what you see is what you say. Oo. Kaya boring talaga. Hindi mapapatay basta-basta ng Templar Assassin. At the same time, hindi makakapatay. Oo, tama. Pero ito, ayan o, Voodoo Restoration na naman yung kinuha nyo. Diba? Pero parang hindi niya naaras ng maigi. Pero dito sa villain side, insane niya. Medyo delikado dito. Tapos maganda rin yung gagawin dito ni Pilaide. Magano agad siya? Sobimas or Basilius. May Sobimas na pala siya. Para ano, maganda yung mana regen nila. Ano, walang pala si Pilaide. Kahit naras siya.
Di ba? Eto, gusto ko talaga siyang ano, position 5 si Firelighter. Bakit? Napaka ano niya, napaka selfless niya na position 5. Wow, selfless. Hmm. Big word. Di ba? Yan. Buti na lang, walang camera ngayon. Ano, wala siyang parang, wala siyang ka-greedy-greedy sa katawan niya. Alam niya kasi, oh, alam niya yung ginagawa niya. Kumbaga, ito ang aking trabaho. Kumbaga ako, pag ano, mag-cast lang, magka-cast ka lang. Parang gano'n. Oo, ganyan lang. Sorry, sorry. My bad sa akin yun. Hindi may lumabas dun sa, ano, sa screen. Karong kati na naman ang likod ko. Shoutout kay Mike Piledesma. Yan. Shoutout din kay ano, Khalil Martinez na meron na daw 5 loss streak. Ayun lang. Ano daw, sabi ni Loy B. Ah, yun lang. Mahirap po yun. Siyempre, baka pag, ano, mahuli. Naku, mahirap yun. Yun lang po masasabi ko doon. Mahirap po yun. Mas tayo po kasi. Mas okay na yung sumusunod. Mas okay na yung sumusunod tayo. Diba? Ayan, no. Kaya nga po, if you check our pinned comment, nandyan nga po yung description na we have a 3 to 5 minutes delay. Kasi we comply. So, wala silang masasabi sa atin, kumbaga. Ah, tama. Para sa mimid, medyo naaras dito si ano. Si Chesu. Ano? Hello, Dan? Hello? Sabi ni Kuwepa sa'yo, hello? Hello? Binig ba ako, Dan? Anong hindi ako nung makakapatay? Ayan. Sa kayo, hindi pa naman nakakapatay. Nabubuli pa lang. Nabubuli pa lang ni Kuwepa. Pero, Insania and Mikkei. Kagulo. Gulo naman dito sa top, no? Hmm. Wala nang gusto sa lane eh. Yung side creeps mo or yung creeps sa side lanes is dinadala mo na sa jungle. Ito, this is the new normie. Oh, pero balik tayo dyan sa lane. Again, sakit ah. Sakit ng damage kay Chasing. Medyo nahihirapan siya kay Quaifa dun ah. Sakit. Masakit kasi din kasi yung ano, base damage na isang Windranger. Khalil Martinez na may losing, 5 game losing streak. Shoutout daw. Sakit naman nun, boss. Ang kamagalala, si Dan nga, isang page na eh. Oo nga, kahit tatlo lang pinaano ko na yun eh. Hindi, damdam ko na yun eh. Grabe si Pylida, yun. Hindi niya minapatay yung Budo Restoration niya, no? Pero, ooooooh! Tinamaan ang game maganda si, ano, Misery. Tapos, ayan, no? Babalik lang si AM sa kanya. Magpapasustain. Diba? Eh, nice pa man. Ano yung feeling ni Kredi pag nagka-cash siya, no? Tapos nariring niya yung chat wheel niya, no? Ako, pag nagkaroon ako ng chat wheel dyan, okay na ako. Oo, oh, ako rin. Oo, no? Isa na yung sa mga malaki achievements, no? Oo, malagay ko na sa resume ko yun. Mm-hmm. Ang marano doon, hello? Rinig ba ako? Ganun yung chat wheel yun, no? Hello, rinig ba ako? Pero Mikkei, nako, aabot yung the whitening soap! One more! Yun! May concussive pa pala! So, Misery! Hindi pala solo kill yun. Ay, oo! Ay, ganda na! Pero ganda nung buwa! Pylaidai, nabigyan din! Creepskip na dito si Box. Isipin mo pa ganun yung chat mo, no? Ganun yung line, no? Hello, hello, rinig ba ako? Hello, hello? Pwede rin pang trash talk, eh, no? Sahig ba to? Sahig ba to? Sahig ba to? Ayan. Paul Bonifacio, magandang umaga sa'yo, boss. Ayan. Yes, nag-game 3 pa nga po tayo. Mm-hmm. After nito, last series natin, OG versus Alliance, pampukbukan din. Sino marami master? Din yung nag-aabang dyan. Kasi, sino master? Daddy, NCEC, Ate Ish. Ate Ish. And ano, pati inaabangan nila yung OG kasi curious sila kung sino mag-core, ay kung sino mag-mid, kung sino mag-carry, diba? Dahil wala kasi Thompson. Ah, baka dito ay, ako. Top dad na pala, top dad. Top dad. Bali, dito ako mamaya. After drop, hindi ako pupunta. Ay, before drop pala, or while dropping, wala ako dito. Pero pag nag-drop na, dito ako, upwesto ako dito. Nanood ako. O, Jane, tabi ako si Kuya Eli. Huwag lang maririnig na may humihilik. Pero... pag may humihilik, matik ako na yun. Matik ako yun. Yan. Pero, op! Ito yung Underlord, siya na mapagkaisahan. Pero wala namang bounty run dun. Nasa baba, nakakuha ng Phoenix. Makukuha pa lang. Makukuha pa lang? Hindi. Asan ba? Asan ba yung bounty run? Bounty? Ah, nandun pala sa... Oo. Oh. Nasa taas pala.
Hindi ko rin makita ang dami kasing tao, pero Ace? Ba't ganun hindi kita? Dahil ala doon sa Psytrops? Wala na siya, wala na ba? Ato bug? Pero kung titignan ko yung minimap ko, may bounty pa sa may top. Malapit sa Ancient ng Vibemen. Pero kung titignan mo lang mismong hindi sa minimap, kung sa visual ano lang, wala yung bounty. Wala, no. Pero ito, Ace, blinking in, may Maledict. Kaso ang layo ng Paralyzing Cast. Level 5 pa lang ito. Patay na rin, patay pa rin nata. Patay pa rin, hindi, na-sustain. Naligo. And then the salve, napakaswerte, no? Husay, husay. Saan kayo, boss? Pillage sa OG vs. Alliance. Hindi pa nag-i-start, alam mo na yun, OG. Pero, uy, Boxy. Kakagamit lang yan ng salve dito, ha? Pero si tingin ko mag-alliance ako dun. Wala kasi si Thompson eh. Ah, dahil walang Thompson. Ah, wala si Thompson. Ako pupuso ko OG, pero game 1. Game 1, baka manalo OG dun. Kasi Alliance Syndrome eh. Ah, sa bagay ah. Alam mo naman yung Alliance Syndrome. Lagi yung talo ng game 1, then mag-a-adjust on the second game and third game. So si Mickey, pag nakikita siya nagki-carry na Void Spirit, madalas na gano'n siya. Ah, Crystalis, Deso, Nidalus, mga ganun build. Pero iba yung approach niya ngayon. Medyo parang mid laner din na Void Spirit. Magano na siya. Mag, tag dito? Malevolence ang item niya dito. More on right click. No? Mamaya natin makikita yung mga kung kalakasan itong mga tayo. Pero right now, 3-1 in favor of Team Liquid. 1K gold lead. Mm-hmm. Si Koi Fair, napapansin ko sa niya, hindi siya masyadong nagja-jungle ah. Focus siya sa lane. Kaya team may last hit niya medyo mababa lang. 61. Okay, dapat pa ganyan. Narinig na ako. Narinig na ako. Mag-jungle na. Hello, hello? Hello? Hello, hello? Rinig ba ako? Narinig ka nag-jungle. Ba't ba kasi pinakikilamanan mo ko, Dan? Eh, caster ako eh. Oh, yung nga pala. Caster ako, mangingilam ako eh. Oo, mangingilam ako. Hello, hello. Ayan. Mid one lang, may lisensya sa kanila sa mid. Sabi ni Ralph Rivera. Eh, yun nga yung aabangan natin eh. Kasi, ang sabi dun sa mga pages, si Shaxka, ang papalitan will be playing mid. Mm-hmm. Kasi nga, si Thompson. Noong last time naman kasi, sino bang wala noon? Bakit si Sashka yung nag-support? Nakalimutan ko na eh. Si Notel din ata? Hindi, nandun si Notel eh. Sino? Check ko. Para malinaw. Okay, check mo lang. Ano nga tayo? Epicenter ha tayo. Epicenter 2019. Check ko na. Epicenter o Beyond Epic? Iba pa, hindi, Epicenter sa Beyond Epic eh, di ba? So, yun. Kaya, possible mamaya. Ah, okay. Okay, eto na, nakita ko na. Okay. Ang wala nga, si Notin nga wala. Oh, di ba? So, possible nga na mangyari, since wala mid ngayon, baka nga mag-mid one na, no? And mid then, Notail carry, tapos carry. Mag-support si Sax ka. Di ba? Pwedeng ganun, ha? Kasi si Notail naman, eh, di ba? Before playing support, nag-carry sa OG. Carry dito naman talaga lang... siya sa OG. Pero, uy, another, ano? Naku, Discord died. RIP Discord. Wait lang. Sabutin natin. So type ko nga, RIP Discord. RIP Discord. Tapos nalagay ko. Anong date ngayon? 23. September 24. Tapos ano bang nag-start yung Discord? Sabihin natin 2015. Discord 2015 to 2020. Hello, hello? Dan? Hello, hello. Rinig ba ako? Ayan. Boss P, baka naman, parang awa mo naman, Joseph Galgana. Kailangan din magpahinga ng matanda. Tandaan mo, hindi na tayo pabata. Diba? Hindi na tayo pabata. Ta-na-na-na. Hello? 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 Dan? Hello, hello? Uy, Mickey! Naku, yun lang! Tinamaan siya ng Genshin Silver Kasim. Pero Mickey pa nga ang makakatakas. Ita Remnant, pang safety hindi, lang. Hindi naman, pero patay pa rin. Easy, patay. Sure boy. Patay din siya ito si AM sa may baba. Naku po. Pero si Ace ha, nabigyan ni Boxy. Nakaling nga tayo yun. Oo, nakaling nga.
And isa pa naman si Axe sa mga, ano, pag maganda yung start niya, pag nagkakaroon ng early Blink Dagger Blade Mail, kaya, ay, sorry, kakain niya patayin yung ulo AM. Kakain niya sa ulo kayo AM. Nadigay. Nadigay big. Ano? Ano ba yan? Oh, tsaka tama, oh, hindi nag-cooldown eh. So, tumama yung calling, diba? At the same time, wala siyang mana. So, alam na. Yeah. Ano to? Papapisan po ang anak ng Gapo. Si Sumail, wala pa? Wala pa? Wala pang team. Mm. Eh kasi, sa, di ba nga, maraming nagtatanong kay Abed. Ayan, nung isang beses, ay sinagot ni Boss Alu dun sa Lupon na pabalik na ng bootcamp. So and means, yung bootcamp na yun ng AG is wala na sa NA. Wala na sa NA, oo. Europe sila. Diba? Mas ano kasi, mas mahigpit kasi yung travel rule sa NA. Ay, sa Amerika. Tama, sa tama, tama. Uh-huh. Compared sa Europe. Kaya pero, mas pinili ng AG na... Oh. Boxy! Yun lang sumalo ng Sanda Makmak. Pati Mana Void, binigay. Hmm. All in. Mystic player Mana Void, binigay, oo. Pinulang pa ng Death Ward yun. Tagay na din ng Boxy, na gano'n muna siya. Early Hood of the Fight, saka siya magdatagan. Okay lang naman din kasi. Tawag ganun. Mm. Pero kasi pag ganito yung build niya, matatagalan yung pang preparation na kay AM. Kasi mamaya, baka nung magkaroon siya ng Blink Dagger, tapos Blade Mail, baka mamaya AM meron na siyang ano, Manta Battle Fury, o ba meron na rin Halberd. Okay, ito, Shinboy. Magkakaano na to eh, may magkaka-self-sustain na to eh. Level 7, may ano no. Hindi niya inuna yung ano eh. Hindi niya inuna yung Void Stone eh. Para perceive sana eh. Well, sa bagay, hindi niya naman kailangan ng na sustain eh. Dahil meron naman Witch Doctor na nakabantay eh, no? Well, then, next item yun. Oh, Go Scepter agad. Sa bagay, para di siya mapunit agad ng Templar. Kung saan. And si Templar, may Desolator na sa dito. Taming atrophy. Bumis na yung farm dito ni Koifa. Nastakan din natin ng mga Ancient. Ay, nag... Ano alam, nag-i-stock si Boxy, pero wala pa pala sa, ano, sa oras, yung pag-stock niya. Ayan. Pero eto, insane niya. Di pa ata nakakapag-windrun to. And Maledict, nagamit din plus sa Death Ward. Patay. Bok. Di natin napapalit si Chessie, ha? Hmm? Pala kasi yung buhay ni Chessie. Alam mo talaga, pag mid-underlord, hindi masyadong sumasabak sa gaya. Pero meron na siya dito, Rod of Atas. Kanina pa yan, mga ano... 11 minutes ata, parang ganun. Yung Road of Athos. Pero Templar Assassin. Hmm. Tapos talaga ng bonus damage yung Underlink pag nakakapatay ng hero. Yan o, 120. Buting hindi pa permanent. Kanina 136 yan eh. Pero eto, Boxy again. Bit of Malice and then the Mystic Flare. May Maledict pang kasama. Plus the Silence. Ancient Seal. Nahagib siya doon ng Arcane Bolt. Magtitipi lang si Boxy. May isang proc pa. Aabutin kaya. Mukhang aking buhay ang bata. Mm-hmm. Battle Fury na si Ace. Ang busy na fan niya. 30 minutes Battle Fury. Hindi ba binigay yung Mana Void kanina doon kay Axe? Tumunog kasi, di ba? Hindi ko napansin. Hindi ko nga napansin siya. Sorry, John. Kasi narinig ko tumunog eh. Kaya agulat ako, bakit binigay pa yung Mana Void? Eh, nag-Mystic Flare na, di ba? Kulang na lang, Death Ward. Pati yung Death Ward, ibigay sa kanya. Grabe nga yun. Kung ganun, ganun kakagalit sa kalaro mo, no? Di ba? Nagalit na galit ka talaga na, eton sa'yo. Ulti. Yo, umano na. Iniikab na tayo, ah. Hindi pa Charap naman. Ano? Si ito, Ross Francis Allen Ortizo din. Ayan, the man with the scandal ka pala eh. Grabe ka naman. Ayan, sabi niyo. Okay, oh. nakita ko. Pero insane niya, naku, paralyzing cask. Lumayo na naman, ang ganda ng tali. Naku, sinusuntok ni Boxy ngayon, nakutongan. Si Pailaiday, gusto mo ha? Oo. Tingin pa yan, no? May effect pa nung ano, may effect pa nung calling eh. Pero dito naman sa kabilang side, Taiga will fall as well. Bigyan ng combo ni Misery. Pero may narinig ko Rato Batos, ha? Saan yun? Pero nandun yun sa kabila. Pero si Sweebay and Quaifa. Buti na lang kamo, may Spear of Mars. Kung hindi, yari siya. Pero Mikay, linalo na nyari ito si Ace. May malib. Ay, buhay! Buhay ang bata. Dito naman na 8 remnant eh, sayang. Oo.
Dito siya naglaba yun. Baka delikado siya. At patay pa nga siya rito. Wala ba siyang Astral Step charges? Hindi siya aware na nandiyan yung dalawa. Hindi, sinabi niya naman. Oh, my bad. Sabi niya. Lang. Pero ito, Icarus Dive. And then the Sun Rain. Ganda nung Pit of Malice. Hindi makaproceed si Boxy. Sumasalo pa siya dito ng Death Ward. And Maledict is under effect. Tignan natin. Pero may Hood tsaka Infused Raindrop niya. Wala na to. Wala na. Oo. Ah, malabo. Makunat na yan. Malabo na yan. No? So, Koi Fam, may dagger na dito. Next item niya is BKB. So, parang gaw dito, Jesse, parang 2 minutes, 3 minutes na siya nag-stay dito sa may top. Kaya tagag-lane dito sa may top. Then, inayin niya lang si Mars na mag-rotate sa iba-ibang lane. Pinu-force lang nila, no? Hmm. So, insane niya. Oh. Naku. Bumawi. Ayun! Na naman. Na sure ball na daw to. Sure ball na nga. Tumama na Aether Remnant. Oh. Yeah, sure ball. Pero muntik ko naman mawala yung effect nung ano, no? Malev. Ah. Kasi diba meron pang ano yun, may DOT. Oy! Ganda ng pagkakatali, kakakuha lang ng dagger nito. Na-silence pa. Oo. Ay, dagger ba? Pero dito naman. Underlord. Naku na matay bago makuha siya din. Insane niya mabigay rin na to. And form, oo. Easy rush pa nga. Si Axe ata yung buo. Si Axe nga yung bumili ng dagger pala. Hindi pala si, ano, sorry. Akala ko si Mars. Next item niya dagger, ayaw niya mag-blade med. Lapit na rin yung kay Mars eh. 250 gold away. Gusto ko itong item niya eh. Kailangan niya status resistance para hindi ganun katagal yung duration ng call. So, matik, bubuhin niya dito is Manta Halbert. Kasi pangat kung SNY lang. Mm-hmm. Kailangan niya pa rin ng Manta para may pan-debuff siya ng Sirens. Makukuha nga 11-5 ang ating score in favor of Team Liquid, ha? Ay! Mikay? Uy! Mali ng direksyon! Pero I think may idea si Mikay na nandyan. Huwag kang hinga, huwag kang hinga. Saglit. Okay, huwag kang... hindi huminga. Oh! Huwag kang hinga. Paano kaya ano kung hinawakan niya na isang daliri yun? Yan. Pero Arena of Blood, nakakommit na nga dito sa kitna and Boxy. Mabibigyan. And nice gank dito kay CB kasi yun yung ano niya, pambili ng dagger, yung kill kay Boxy. Kaya may dagger na si CB dito. Dagger reveal. Antayin natin. Pwede ulit silang mag-smoke dito pero Mikay naunan tumalon. Just ko nasa buga na hindi maganda si Fire Eye Day pero ang ganda nung Mystic Flare na yun, ha? Let's see. Mikay? Nako si CB, wala kaya, siyang ano. Yun na rin dito, ha? Yung liquid. Naka-silent siya. Buti, may illusion doon si Mikay. Naku po, and si Bay. Ayun, double kill. Hirap. Humirap yung game, ha. Pati AM, nahirapan mag-farm. Medyo nape-pressure siya dito. Kahit di siya mamatay, yung farming space niya is medyo maliit. Kasi nape-pressure siya dito ng Void Spirit. Hindi po push na rin dito ni Quaifa. Ang ano lang, ang weird lang nito Astral Step. Kasi wala siyang nakalagay kung magic type ba siya, physical or pure damage. Pero kung titingnan mo, ano siya, magic. Kung titingnan mo lang siya, based sa damage niya, ano siya, magic type na, ano, na skill. Pero eto. Uy! Nagkamali ka ng blink. Mali ng blink yung Quaifa. Sumano siya ng Mystic Flare. Mages naman. Sayang yung Aegis. Ay, hindi pa umabot yung Underlord. Tumano power shot. Tumumupo. Gugo pa nalang dito si Misery. Pwede. Walang malamalalim. Ang ganda nung tali. Aray ko po. Punit ang likod. Punit talaga ang likod. So, kahit napap dito agad yung Aegis ni Koifa. Ay, sayang. Di sila abot sa ano. Before 20 minutes mark, makukuha yung outpost. Ay. Pero at least makukuha pa rin nila dito yung tier 2. Within 20 minutes mark and makukuha nila outpost, so lalong lumilit yung mapa dito ni Ace. Hirap yan. Mm-mm.
Pero, yun natin, 5 men yun eh. Kanina nga, maganda naman yung start nila eh. Mm. Taiga, pinagpaplanuhan ha. Ito yung mga skirmers. Okay. Tayo din. Taiga, nabigyan. Mickey with a regen rune. Sino makakuha yun? Ah, okay. Sa baba, sa taas. Mm. Malapit na rin magkabigay si Mickey. Ako. Uy. Pero ganda, Aether Remnant, and then Quaifa. Parang nag-all-in sila dito kay Quaifa. Parang nangyari si Quaifa pa nga yung carry, no? Ah, ganyan. Usually, ito talaga may kita mo. Pag ano, pag physical yung ano, yung mid laner nyo, physical type na hero. Then yung carry is more on magic. Magiging carry talaga yung ano, yung mid laner. So, no, next day item din ni Quaifa. After na kanyang BKB. Oh. At yun, hindi niya kailangan na hex. Patas lang siya ng damage. Like Daedalus, MKB. Pa-butterfly. So, tingin ko okay lang din butterfly. Ah, Rino Blood. Big kinumit dito kay Taiga. Taiga will fall again. Pero Boxy, pinipilit niya lumabas eh. Naku. Ayun, sinipa ni Axe. Ako, nilagado pa dito si Ibe. Ayun, nakita siya dito niya. Ano, insane niya. Mahirap. Boom! Aray ko. Mahirap naman itong game na to. Apo si Mickey, ah, napatay niya pala si Violet eh. Nasolo ko niya. Up! Up! Yeah! Manip of turn. Yun! Si Ispa! Malev na naman! Aether Remnant! Pero makunat, makunat. Makunat na eh. Hindi ko rin... May ano ba to? Aray ko po! Pero may mana pa si Mickey. Kaaram pa na ako na. Ah, buhay naman siya. Op! Pero may natalunan. Sino to? Wala. Wala na paalam. Pero tapong na isa. Okay naman siya. Hindi siya mamatay. Ring of... Kila, makuha ni AM. Mitch Doctor, as of now, talagang wala pa masyadong item. Pero may IK na siya dito. At least, ilagay dito ni Pilar Days para nag-clear siya ng mga obs. Kung sakali may obs yung Team Liquid sa may baba. Uy! Nakatalo na naman si CBay. Sa may ano, sa may mid din. Skyrat? Dito na nga yung Death Ward. Naku po. Grabe naman yung Void Spirit ni Mickey. Pinatch, ano nga uli yung sinasabi mo kanina, Pinatch? Si Mickey, si Mickey. Pero sinusustain ba siya nung Sunray? Ay, nakita siya. Nakita siya dito nag-click. Pero walang mana. Si Boxy. Ay, pero pati pa rin. Hirap. Ayaw mo yung ganito yung AM na napipilitan tumimfight agad sa early. Kasi siyempre kung napipilita siya tumimfight, hindi siya masyadong napag-focus sa farm. And continue mo, talagang anong ganda ng gagawa dito ng ano ng Liquid. Yung trabaho nila na hindi masyadong maka-farm ng mabilis na itong CAF. Kasi 3 deaths na siya dito. Kumbaga yung, ano, yung pressure na sa early game wala masyado sa CAF. Pero napipressure siya nung bandang ano na, mid-game. Yung bandang 15-minute mark, ah. Nahirapan na siya makapag-farm. Nung nagkaroon na malevolence ito si Void Spirit, lumit na yung mapa niya. Pero si Goy, papayagpapanoon sa may top lane, ah. Next item niya, Daedalus. Gusto ko itong Daedalus. Para mas ma-amplify yung damage niya. Ating BKB. No hesitation. Pero okay na yun, side ng 5 minutes, first nilang BKB. Eto si Templar na yung ano niya, yung BKB. Fresh BKB pala yun. So 9 seconds lang yung BKB dito ni Templar. Mickey naman after ng malevolence, magana siya agaims para agaims. Kahit na may malevolence siya, pag nagkaroon siya agaims, ang dami niyang silence. Insane niya. Biglang ano eh, no? Biglang nawala sa momentum yung ano eh. Timing. Siguro hinihintay nilang timing dito is... Ito kasing, ano,
yung underlord para sa akin. Talaga ganyan yung ano niya, yung role niya is mag-defend ng lanes. Pero pagdating sa team, hindi ko pa masyadong nararamdaman yung impact niya. Pero I guess, eto yung plan nila is kaya sila nag-pick na underlord para lang mapatagal niya yung laro. Ganyan yung game plan nila. Up! Pero nahuli dito, si Ace. Nako po. Ganda nang huli nila doon. Si Sive, delikado pa. Para si Boxy, wala nang mana. Delikado pa dyan. Kahit wala nang mana. Ang ganda. Mapapatay pa rin. Mapapatay pa rin si Sive. Mm-hmm. Ganda nang huli nila doon kay Ace. Ace, kahit wala silang ward. Then, dito lang si Koifa. Sa mid. Pinupush lang yung mid. Then, Aegis dito is medyo matagal pa mag-respond. 1 minute pa. Delikado pa dito si Misery. Kaya tas sa main ward, ha? Nako, nako. Ayun na. Bu! Ayun na nga. Nakasabi na nga. Kaya naman nangyari dito sa Skyrat. 1 hit. Nagsabay yung proc ng Melt tsaka Daedalus. Daedalus crit. Kaya na 1 hit lang yung Skyrat. Napakaswerte ni Koi pa doon. Nakakampihan pa ka ng RNG. Oo. Kaya excited dito ni Koi pa. I think ko baka maganda na siya. Yung pure right click na damage. Ba mag-MKB na siya. Kasi, siguro in-expect niya magkakaroon din ng ano, ng Halbert tong AM. So, maganda magkaroon na siya MKB. 5 seconds, na? Mm-hmm. Pag sa melee. Ay, sa range. Eh, ang ganda pa nakakuha niya ng ano. Hindi, ayaw niya ng Mindbreaker. Mas gusto niya yung Robo para sa attack speed at saka sa range. Orb of Destruction, mukhi ano to? Teka, tama ba nakikita ko? Pareha sila may ano, Robo, si Mickey tsaka si Templar. So nakakuha sila ng isang neutral item sa side ng 5-man. Nakagawang sila ng neutral item. Pero sa bagay, kung may Robo din yung 5-man, wala din siguro kukuha kasi pangit item eh. Wala masala sa kanilang right clicker na range eh. And ito, Roshan. Bilis oh. So, Daedalus Earth Destruction kay Koi pa. Napaka-bilis na ng Rosh. May kaaganip sa redito siya na Void Spirit. Void Spirit. Sino nga hawa? Tignan mo si ano, si Ace. Parang 1 minute yung, or 30 seconds yung nakatambay, oy pare lang. Pero ito, ang rin ang plan ako patay agad sa CV dito. Same as. Itong si Underlord. Masakar, anong nangyayari dito? And GG, tinawag na. GG, tinawag na dito ng 5, hindi na rin nila kaya. Hindi na nila kaya sa bayan yung pace. Masyado mabilis. So, sino makakalaban nito sa lower bracket? Ano? Teka. Mamaya, ikaw mag-check. Bago tayo sumibat. Pero ganda ng performance dito ng Liquid. Na-contain nila yung AM, hindi nila inaya na maka-free farm etong AM. Tsaka alam nilang ano eh, parang ignore nyo lang yung underlord, huwag nyo masyadong puntahan sa lane na pinupush niya. Yung ginawa ng ano eh, ng Liquid, hindi nila masyadong pinupuntahan yung top. Agi-aga nila, nag-focus sila sa may baba kasi alam nila, dun nag-perform yung AM. Hindi siya nag-perform sa may top. Eh, tingnan mo si Jesse. Ano yan? Si Evo 4. Ayun. Alam mo nung hindi siya masyadong komportable sa hero na yun. Kung sino man nag-pick nun, no? Makakalaban ng Fireman sa lower bracket is yung matatalo ata sa OG Alliance. Yung matatalo sa OG Alliance. Okay. Pero... Then, yung Liquid, siyempre, kung sino man na, kung... makakalaban ng Liquid is Kusima na sa OG Alliance. Pero ito, schedule lang bago sumibat. Yeah. Ganun kasi ni Den ah. Base of 3 na pala. Sa BTS, alas 12. Kasi ganun na, playoffs na eh. Oo. Tatlong base of 3. Pero dito sa ano, sa Oga Dota Pit, alas 7 tayo. Ikaw kasama mo si Kuya D. Nabi. Baka ito, Nabi tsaka yung ano yun? Yung game natin kinas kanina, After Secret. Ayun lang kalaban ng Secret. Ano nga yung kalaban ng Secret? Secret? BPP. BPP, oo.
Mga Navy BPP. Oo. Oh. Pero malamin natin yung hindi, panalo yung Navy. Navy tsaka Secret yun. Oh. Tapos, tapos semifinals, ito, Liquid at tsaka baka yung may mananalo sa OG. Ah, Navy Secret nga. Tapos may isa akong kas bukas na Nigma. Ayan. Puro TBD pa kasi mga sir. Pero second and third series ako bukas. Ayan. Okay? So, yun. Pahinga na kami. Pero bago yan. Like nyo muna yung mga page nila Dan. Ayan. Private Dan 30. At sa akin, Nora in the Plan. Maraming salamat. Pero mga sir ha, meron pa tayong isang series. OG versus Alliance. Game will be casted by Kuya LA or si Daddy A and Ishi. Okay? Ate Ish. Yeah. Si Ate Ish. Samahan nyo na lang sila. Shoutout sa inyo. Ban Anime, Paul Marquez, Jericho Isip. Ayan. Si Jobert Roldan, si John. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Sila Boss Robin Ray, yung mga nandiyan, mga tropa natin dyan. Tsaka yung mga nagpa-shoutout sa ibang bansa. Ayan. Maraming salamat. Ayan, Ban Anime. Ayan. Sibat na ako. Sibat na kami. Kayo, dyan lang. May next series pa kayo, okay? So, kami naging kaso nyo for this game. This Pillage. Eh, ako si Dan. So, abangan nyo yung last series natin. OG versus Alliance. Mga sir. Bye-bye.